Ngayon ay pag-aralan natin ang paraan ng pagbibigay ng kahulugan. Ano nga ba itong kahulugan na tinutukoy natin? Ito ang una, denotasyon. Ito yung tunay na kahulugan na nakikita natin sa dictionary o mula sa talahulugan. Yun yung tunay na kahulugan ng mga salita. Kaya naman, hindi ka mali dito kung ano ang nais ipakahulugan nito. Ang isa pa ay ito naman. Ito ay depende sa iyong sarili o ito yung personal na pagbibigay mo ng kahulugan. Ang tawag naman dito ay konotasyon. Ano ang meron sa konotasyon? Ito yung sinasabi nga, sariling kahulugan. May kinalaman ito sa mga simbolismo o yung mga larawang giwa na isang salita na maaari mong ibigay rito. Ngayon, nais kong maglaro tayo. Tuklasin natin. Narito, suriin ang pagkakagamit ng salita sa loob ng pangungusap. At syempre, nais kong sundin nyo yung mga panuto sa bawat bahagi nito upang kayo'y manalo. Galingan nyo! Isulat lamang natin ang letrang D kung denotasyon at K kung konotasyon. Galingan ninyo ha, dahil yung score nyo, i-comment mo. Ganun lang kasimple. Ang unang bilang ay eto. Bituin. Paano kaya ginamit ang bituin sa pangusap? Maganda ang bituin sa langit. Delikan yan. D or K? Konotasyon o denotasyon? Dren! Ang tamang sagot mga kapatid ay D, denotasyon. Kasi yun yung tunay na kahulugan. Ha? Ibig sabihin ay bahagi ng kalawakan. Ano naman yung konotasyon nito o iba pang kahulugan? Ang bituin ay ranggo o katungkulan. Huwag gamitin sa pangusap yun. Bahagi ng gawain. Ikalawa, puso. Hinandog niya ang puso sa dalaga. Ano kayang ibig sabihin ng puso dito? Tapos na, ang ibig sabihin ng puso dito ay K, konotasyon, pagmamahal. Kasi iba naman yung kahulugan ng tunay na puso. Ito tunay na kahulugan ng puso ay bahagi ng katawan. Ito yung nagpapadaloy ng dugo sa buong katawan natin, hindi ba? Susunod na bilang, ikatlo. Ito ang mata. Oh, ito. May mata si Mayor sa mga empleyado niya. May mata si Mayor sa mga empleyado niya. Oh, dyan din naman si school. Diba? May mata dyan. Ano ibig sabihin ito? Ito ay K. Konotasyon, may ibang kahulugan to dahil ang mata ay bantay o nagmamasid. Parang espiya. Ganon. At ang tunay na kahulugan naman ng mata, syempre ay bahagi ng katawan. Okay, gamitin niya sa pangusap. Ang susunod, ika-apat. Haligi. Sige nga, tingnan natin. Ano ba nakasulat? Ang haligi ay tinibayan ng husto. Ang haligi ay tinibayan ng husto. D-O-K. Nako, ano kayang sagot? D, denotasyon? Okay, konotasyon. Ang tama sagot ay letter D, denotasyon. Dahil ang haligi ay poste ng bahay. Ginamit niya lang yung totoong kahulugan nito sa pangungusap na iyon. Ang malalim na kahulugan naman ito ng salitang iyon ay ama, tatay. Diba sila yung haligi ng ating tahanan? Ikalima. Ang salita naman natin ay buwaya. Hindi yan buhaya, buwaya ang tama. Minultahan kami ng buwaya sa kalsada. Minultahan kami ng buwaya sa kalsada. Ano kaya meron doon, no? Ang tamang sagot naman dyan ay letter K. Konotasyon na ibang kahulugan yun. Dahil ang buwaya dito ay yung may mga kapangyarihan na ganit. Diba? Kilala nyo na yan kung ano mga katungkulan nun. Susunod. Gamitin natin sa pangusap. Ang ibig sabihin ng buwaya dyan ay reptiliang hayop. Yun yung tunay na kahulugan. Mga buwaya, reptilya. Ang ika-ano naman ay eto, hangin. Paano siya ginamit? Presko ang hangin sa lalawigan. Presko ang hangin sa lalawigan. Galingan, mag-isip ng mabuti. D, denotasyon? Okay, konotasyon. Ang tama sagot ay denotasyon. Ang tunay niyang kahulugan ng hangin ay bahagi siya ng kalikasan. Ito nalalanghap natin. Bahala ka kung ano nalalanghap mo, kung mabaho, mabango, no? O, susunod. Ang konotasyon nga pala ng hangin ay yabang. Masyado kang mahangin, hindi ba? So, yun yun. Ang susunod naman, ikapito. Tinik. Anong meron dito sa tinik? Ito siya. Nabunutan ako ng tinik sa iyong tulong. Oh, nabunutan ako ng tinik sa iyong tulong. Ano kaya ibig sabihin ng tinik dito? Denotasyon o konotasyon?
ang tama sagot ay letter K. Konotasyon, malalim yung kahulugan nun ang ibig sabihin dito ng pinig ay suliranin o alalahanin. Ang simpleng kahulugan naman talaga nito ay pinik, bahagi ng halaman. Ito yung protection niya sa kanyang katawan. Yun yun. Ikawalo. Ayan na. Ito ang kamote. Masarap ang nilagang kamote. Masarap ang nilagang kamote. Yan ba ay may malalim na kahulugan? O meron yan? Yan tunay na kahulugan ang ginamit. Ang tamang sagot ay letter D. Denotasyon. Tunay na kahulugan ang ginamit. Kamote. Uri ng gulay. Di ba? Nasa ilalim ng lupa. Binubungkal. Pero ang malalim na kahulugan man ito na ginagawang katalaman ay palpak. Mahina. Kamote. Kamote ka. Ganun? O, ikasyam. Ito naman ay bunganga. Bunganga ang sumalubong sa akin. Bunganga ang sumalubong sa akin. Yun ba ay tunay na kahulugan? Sumalubong siya ng bunganga? O may malalim na kahulugan? D. K. Ang tama sagot ay K. Malalim ang kahulugan o may ibang kahulugan dahil ang ibig sabihin dito ng bunganga ay sermon o pangaral. Ang simpleng kahulugan lang naman ito syempre ay bunganga kapag sa hayop, bibig kapag sa tao. Huwag niyong kalilimutan yun. Ikasampu. Ito naman ay ang usok. Anong meron sa usok? Malakas ang usok tungkol sa inyo, ha? Malakas ang usok tungkol sa inyo. Naku, anong meron? Yan ba ay D? K. Tingnan natin. Ang tamang sagot ay K. Dahil ang konotasyon nito, ibang kalugan ng usok ay bulungan. Chismis. O, yung pala yun. Pag may usok. Sunod. Ang simpleng kahulugan ng usok naman, syempre ay bunga ng sunog. Pag may nasunog, uusok. Ganun? Susunod naman ay ikalabing isa. Ayan. Ang salita natin ay pisi. Pisi. Huwag mong ubusin ang pisi ko sa'yo. Huwag mong ibisin. Huwag mong ubusin ang pisi ko sa'yo. Ano ibig sabihin ng pisi? Ibig sabihin ng pisi ay letter K. Konotasyon. Malalim ang kahulugan. Pisi. Pasensya. Ayun, di ba narinig natin sa mga nanay natin, huwag mong ubusin PC ko sa'yo, ha? Gigigil ako sa'yo. At syempre, ang simpleng kahulugan ng PC ay sinudid, tali. Malaka kung may iba ka pang tawag. Ang ikalabing dalawa naman natin sa konotasyon-denotasyon, ang salitang boses. Ikaw ang boses ng mga naaapi. Ikaw ang boses ng mga naaapi. Ang ibig sabihin dito ng boses ay ano? Konotasyon ba yan o denotasyon? Isip-isip! Dahil ang sagot ay letter K. May malalim na kahulugan, may ibang kahulugan. Ang ibig sabihin ng boses dito ay tagapagpabatid. Ikaw yung nagpaparating nung hindi masabi ng iba. Ang simpleng kahulugan naman itong boses, syempre, ito yung tunog na nabubuo ng ating lalamunan o tunog na nagsasalita. Ikalabing tatlo. Ito naman ay ang langit. Anong meron sa langit? Maaliwalas ang langit. Maaliwalas ang langit. Yan ba ay tunay na kahulugan, denotasyon, o malalim na kahulugan, konotasyon? Ang tama sagot ay D. Yan yung tunay na kahulugan niya lang, langit, bahagi ng kalawakan. Di ba? At syempre, may malalim na kahulugan yung langit. Ang langit ay kapayapaan ang kahulugan ng karamihan. O, may iba pang kahulugan dyan, pero yan yung madalas. Langit, kapayapaan. Ikalabing apat. Ito ang apoy. Puno ng apoy ang kanyang puso. Bakas mga telenovela. Puno ng apoy ang kanyang puso. Ano kaya ang ibig sabihin ng apoy dyan? Denotasyon? O konotasyon? Ang sagot ay letter K. Bakit? May ibang kahulugan kasi yung apoy. Ibig sabihin galit. Puno ng galit ang kanyang puso. Susunod. Siyempre, ang simpleng kahulugan lang naman ng apoy ay yung bunga ng sunog. Yun. Kapag may sunog, may apoy. May usok. Kaya magkamag-anak naman yan. Siyempre, ang huling bilang natin, huli na, galingan nyo, ay ang umaga. Magkita tayo bukas ng umaga. Magkita tayo bukas ng umaga. Ano kayang meron sa umaga? Denotasyon? Konotasyon. Oh, simple lang. Ang denotasyon ay, yan, tunay na kahulugan niya ay simula ng araw. So, tunay na kahulugan yung ginamit niya. Ang konotasyon naman ito, malalim na kahulugan ng umaga ay pag-asa. May pag-asa. Ayun, di ba? Kaya naman, maraming salamat. At ngayon, tandaan, huwag kakalimutan itong makalagay rito. Score mo? Comment mo! Para malaman ko kung naging epektibo ba ang gawain natin ngayon. Oh, doon sa mga litong-lito pa rin hanggang ngayon sa denotasyon, konotasyon, ito lang yan. Dito lang kasimple.
Napapansin ko yung mga taong naniniwala sa mga kahulugan ng panaginip. Halimbawa, nanaginip ka ng natanggal yung ngipin. O, yung iba, ngipin, alam naman yung kahulugan ng ngipin. Bahagi ng bibig mo yun, panguya mo. Pero kapag sa panaginip daw, masama raw kahulugan nun. O, diba? Ang tunay na kahulugan, yun yung denotasyon. Yung mga interpretasyon, batay sa sarili mo lang, yun ang konotasyon. Maliwanag na ba? O, pag di pa rin, comment down below. O kaya, magkita tayo, tuturuan kita, rekta. Paalam!